Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bakit mo naman kasi inawi si Dr. Benitez? Kasi selos ka ba? Ngayong Lunes, Carmina. Ngayong Lunes, titindi ang selos ni Michael nang maabutan niya itong si Carlos Benitez at Lynette, na tila ay sinusubuan nga ni Carlos itong ang si Lynette habang kumakain. At dito naman na nagpapasalamat ng husto itong si Lynette kay Carlos dahil sa tulong at pagbabantay nito sa kanya. Subalit ay mali ang nakita dito naman ni Michael. Binigyan niya ng kahulugan ang pagiging magkaibigan ni Carlos at dito nga ni Lynette, dahil nangako nga itong si Carlos dito kay Annalina pangangalagaan niya itong kanyang ina na si Lynette. At dahil dito, tila nasaktan naman itong si Carlos sa ginawa nga dito ni Michael at tinanong niya kung may namamagitan na nga ba dito kina Lynette at Carlos. At ang sagot naman dito ni Carlos kay Michael na wala daw kahulugan itong ang kanyang ginagawa kay Lynette dahil nagpapakita lamang daw siya bilang kaibigan dito kay Lynette na pangalagaan niya at bilang doctors na babantayan itong si Lynette, lalo pa't laging sinasabi ni Lynette na pumunta nga raw doon itong si Moira at pinagtangkaan itong kanyang buhay, kaya hindi pwedeng pabayaan na lamang ni Carlos itong ang si Lynette. At nagbigay naman ng payo itong kaibigan ni Dr. Carlos at dito ni Michael na sana raw ay wag na lang awayin ni Carlos Benitez dito nga itong si Carlos dahil ay nagsiselos ba daw itong si Michael. At dito naman na parang nanahimik itong si Michael nang banggitin nga ng psychiatrist ni Lynette na doktor na tungkol nga sa pagsiselos nga dito ni Michael kay Carlos. Kaya yan ang ating pakatutukan. At kasabay naman itong si Nico na pasyente naman dito ni Lendon Javier. At ipinakilala nga itong si Annalyn dahil isa sa mag-opera itong si Annalyn dito nga kay Nico. At iba naman ang tingin ni Nico dito nga kay Annalyn dahil humahanga din ito. Dahil sa taglay na ganda dito ni Annalyn Santos at mabait at genius pa. Kaya naman sinasabi ni Nico dito kay Annalyn na kinakailangan daw na pangalagaan ni Annalyn itong kanyang puso. Akala daw ni Annalyn ay sa ulo siya operahan. Subalit mali pala ito dahil ang puso daw ang kinakailangan na hindi daw iiwanan ni Annalyn Santos. Kaya hinangaan naman itong si Annalyn, tila din na may pagsiselos naman na napansin dito nga kay Lyndon Javier. Nang sabihin nga ni Nico dito kay Annalyn na nga simula daw ngayon ay itong si Annalyn na daw ang mag-aalaga sa kanya at magbabantay. Kaya yan ang ating pakatutukan, mga idol, lalo pat ang pagdating ng mga iba't ibang karakter kung saan nga ito darating, kung dito ba sa Apex Hospital o dito sa East Ridge Hospital, dahil ay marami nakapagsabi na itong si Jen Garcia ay magiging kapatid dito nga ni Dr. Carlos Benitez, dahil hindi pa natin na kikilala ang mga pagkatao dito ni Carlos, at lalong-lalo na dito kung kailan darating itong kanyang anak na sinasabi ni Carlos na doktor din daw ito. Kaya yan po ang aking karagdagan latest update, mga idol, mga kapuso, at huwag niyo po sanang kalimutan i-subscribe at i-like ang aking video at ang aking munting channel. Yan lang ang aking karagdagan latest update today, at marami pong salamat sa inyong pananatiling panonood dito sa aking munting channel. At aabangan din natin ang pagpunta nga dito ni Zoe sa US at ni Annalyn, dahil ngayon pinakiusapan nga itong si Annalyn ang kanyang ina na hindi pwedeng iorong ni Annalyn ang pagpunta doon sa US dahil nangangailangan daw ng tulong at kasama at pangangalaga itong ama ni Annalyn na si RJ Tanyag. Kaya kahit anong gawin ni Zoe na pangahadlang kay Annalyn ay hindi niya ito magagawa. At maibigay na nga ba ni Annalyn ang cellphone na kusa daw niya itong ibibigay, at mismo kapag nalaman at magkakita na sila ni Dr. Tanyag at tungang si Annalyn. Yan lang po, at marami pong salamat muli sa inyong pananatiling panonood sa aking channel.